Magandang araw mga kabayan at kadepensa, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay pag-uusapan tayong tungkol sa ating depensa, dalawang bagong barko ng Philippine Navy isasabak na. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Inanunsyo ng Philippine Navy na magsasagawa sila ng christening ceremony para sa dalawang bagong deliver na fast attack interdiction craft missile sa 8 ng Mayo, sa isang advisory sa mga mamamahayag nitong Huwebes. Sinabi ni Navy spokesperson Captain Benjo Negranza, nagaganapin ang event sa Naval Station Pascual Ledesma Fort San Felipe, Cavite City sa alas 9 ng umaga. Ang mga fast attack interdiction craft missile na ito ay bibigyang binyagan na BRP Jenner Tinangag PG-903 at BRP Domingo de Luna PG-905. Bukod sa christening rites, magsasagawa rin ang Philippine Navy ng blessing ceremony para sa Naval Shipbuilding Center nito na matatagpuan din sa parehong pasilidad. Ang mga fast attack interdiction craft missile na ito ay malapit ng sumali sa Acero class patrol gunboat, kasama ang mga frontrunner na BRP Nestor Acero PG-901 at BRP Lolinato Toong PG-902 na kinomisyon noong Nobyembre. Ang mga ito ay isang malugod na karagdagan sa kakayahan ng Navy upang masecure ang mahahalagang choke point, pangunahing linya ng komunikasyon sa dagat, at mga literal na lugar ng bansa, sabi ni Negranza. Lima pa ang inaasahang may hahadalawang meter long fast attack interdiction craft missile ay mga high-speed vessel na nilagyan ng quick intercept ability, remote stabilized weapons, at short-range missiles, na may kakayahang maghatid ng precision strike laban sa mas malalaking hostiles at high-value target sa lupa at dagat. Apat sa fast attack interdiction craft missile ay armado ng noon line-of-sight missiles na may pinpoint accuracy at saklaw na 25 kilometro, habang ang lima pa ay armado ng Typhoon-mounted 30mm main cannons at 50 caliber heavy machine gun. Ang pagkuha ng mga fast attack interdiction craft missile na ito ay kabilang sa mga proyekto noong 2019, na inaprubahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ilalim ng Horizon 2 list ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ang Notice of Award para sa fast attack interdiction craft missile project, na nagkakahalaga ng humigit kumulang 10 billion pesos, ang mga ito ay inaasahang papalit sa medium-sized na patrol craft ng Philippine Navy. Kapag nakumpleto na ang mga paghahatid ng fast attack interdiction craft missile, maaaring hadlangan ng mga sasakyang ito ang mga banta sa ibabaw at ligtas na ilunsad ang mga noon line-of-sight missiles gamit ang mga nakapalibot na littoral area bilang maneuver space at cover. Nauna rito, sinabi ni Philippine Navy Chief Vice Admiral Toribio Adachi Jr., na ang Navy ay nagpaplanong makakuha ng hindi bababa sa 15 pang Israel-made Shaldag Mark 5 missile boat, na siyang batayan ng Acero-class patrol gunboat nito. Ang karagdagang Acero-class gunboats ay makakatulong sa kanila upang matugunan ang kanilang mga kinakailangan sa patrolling the seas of the country. Sa susunod ko pang video, pag-uusapan pa natin ang iba pang tungkol at balita sa ating hukbong sandatahan ng Pilipinas. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.